Matapos nga pumutok ang balita na planong tanggalan na ng pondo ang NTFL-CAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng ilang mga senador dahil umano sa ginawa na pag-re-red tagging ng mga spokesperson nito sa mga ilang community pantry organizers. Ngunit ayon naman kay General Parladi, ay sinusuri lang nila ng mabuti ang background ng ilang organizers dahil meron daw itong propaganda na ginagawa. At narito ang kanyang pahayag, "We're just checking itong background ng mga community organizer. Habang nandun sila sa community, meron silang propaganda na ginagawa. May sinasabi silang gutom ang mga tao dahil sa kapalpakan ng gobyerno kung ano-ano pa. Dahil nga dito, ay ilang senador ang gusto nang i-defund ang NTFL-CAC agency. Marami nga ang umalma, kabilang na rin si Senador Ronald Bato de la Rosa, na mariing tinututulan ang nasabing mungkahi, dahil na rin siguro sa kanyang pinagdaanan, laban sa insurgency at mga rebelde, na mahigit 3 dekada, bilang isang miyembro ng PNP. At narito ang kanyang sinabi, "Itong pinagugutan ko ng aking paninindigan na ito, ay hindi pamumulitika. Kung hindi, yung buhay ng aking mga tao noon, na namatay sa pakikipagbakbakan namin sa rebelde, at yung aking experience noong ako ay bata pa sa serbisyo. Very solid foundation yon, kahit ano gusto nila mangyari, hindi ko yan i-give up." At maging si Pastor Kibuloy, ay nagsalita na rin, kaugnay sa nasabing plano ng ilang senador na i-defund ang NTFL-CAC. Aniya, "Sinipon ang tao, imbes na bigyan mo ng gamot para maalis ang sipon, ang ginagawa ay, alisin ang ilong para maalis ang sipon." Dagdag pa niya, "I-defund ninyo ang NTFL-CAC, ganun lang, tapos di nyo malalaman yung consequence sa mga barangay, sasalakay na naman doon yung mga rebelde, at mananakot na naman. Mga kaibigan kong senador, gusto ninyo yun. Yun ang inyong gusto para lang sumikat kayo. Mag-isip-isip naman kayo, mga senador kayo, mga kaibigan ko pa yung iba dyan." Kaya maging ang NTFL-CAC spokesperson na si General Parladi, ay ito ang kanyang naging tugon sa ginagawang hakbang ng mga ilang senador. "I'll tell you, sila ang stupid, kung ito ay binabawi nila. Pinirmahan nila yung batas na yan, para maging serbisyo, ipagpatuloy ang programa ng gobyerno. Ngayon sasabihin nila, na i-defund nila yung NTFL-CAC. Dahil nga dito, ay hindi nagustuhan ng ilang senador, lalo na si Senador Grilon, na hindi raw niya palalampasin, ang kawalan umano ng respeto ni Parladi, nang sabihan silang stupid. Hindi raw karapat-dapat sa kanila, ang ganitong klaseng salita, na wala man lang dahilan. Kaya naman, isang resolusyon ang ihahain ni Grilon, para pagsabihan si Parladi. At narito ang kanyang pahayag, "His statements are very disrespectful, derogatory, and demeaning against the Senate as an institution, and against the senators in particular. We do not deserve such disrespectful language calling us stupid." Umani nga ito ng samot-saring reaksyon at komento sa mga netizens, at maging ang dating OWA administrator at artista, na si Arnel Ignacio, ay nagsalita na rin, at may panawagan kaugnay sa pahayag ni Grilon. Sabi pa niya, "Kahit papano ay naging malapit ako sa'yo bilang kaibigan mo, at hinahangaan ko ang pagiging isang matalino mong senador, ngunit ang ipinagtataka ko lang ay bakit ka naman maaapektuhan, kung si General Parladi, magsalita ng stupid. Senator, parang di na bagay sa'yo na masaktan pa, o ma-offend kung somebody cried stupid, palampasin mo na yon. Ikaw ang itinuturing na big man of the Senate, kaya bilang kaibigan mo, ito ang simple kong panawagan." Ayon nga kay Arnel Ignacio, na parang hindi na bagay sa isang senador na katulad ni Grilon, ang masaktan pa, dahil lamang sa isang salita ng isang opisyal. Kung tutuusin daw, ay marami na itong napatunayan sa ilang dekada nito sa Senado. Kaya hiling niya, na sana palampasin na lamang ang sinabi ni General Parladi. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito, mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.